ako na umalis. Sorry, Bunso. Dito na ako, hindi na ako aalis. Yes, Eduardo. Amor, sorry, napatawag ako. Is everything okay? Si Ina. Kamusta siya? Ina's fine. She's on her way to Talisay with her family. I see. I guess tuluyan na niyang iniwan ang anak ko. Mas makakabuti para sa kanilang dalawa yun. Para na rin sa mga pamilya nila. I hope. Pero nag-aalala pa rin ako kay Angelo. Don't worry about him. This will make him stronger. Believe me. You know, I'm very thankful that nandiyan ka at meron akong taong nakakausap ng ganito. Sana nga lang nakakausap ko rin ng ganito si Claudia. I'm sure Claudia has her reasons. Talk to her, magkakaintindihan din kayo. Anything else, Eduardo? No, that's all. I have to go. It's getting late. Good night. Good night, Amor. Bakit ka na niya? Okay na. Alam mo ba iniwan ka na ni Ina? Lumayo na siya? Sinundan ko siya, ma. Kung di niya hiniling daw titigil sa pagsunod sa kanya. Alam mo kung ba't kanya iniwan? Kasi hindi ka na niya mahal. Kasi wala na siyang papala sa'yo dahil hindi ko yun hahayaan. Alam mo kung ba't siya umalis? Kasi mas mahal niya yung sarili niya. Makahit anong sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan na mahalin si Ina. Nasaan ka ba ngayon? Sino bang kasama mo? Hindi ba pamilya mo? Ako, hindi ba? Dahil ako, hindi kita iiwan. Kahit na ipagtabuyan mo, kahit na suwayin mo, kasi ganun yung pagmamahal ng isang ina. Hindi sumusuko, hindi nang iiwan. Sana kahit yun man lang maisip mo. I'll be finishing all the errands for school, and tomorrow, bakasyon na ulit. I can't wait to see you, Ma. I've missed you. I miss you too. So how was your day? It's been a long day. Dumaan pa ako kay na Ina bago sila pumunta ng Talisay. Ng Talisay? Ma, that's like 4 hours away from Punta Verde. What was Ina doing there? They moved. Long story. Paano na sila ni Angelo? They broke up. Ang akintap ng sariga! Ay, para doon! Dyan, sa mekanan. Yan, sige. Ang kilis ng dinding, oh! Ang ganda naman ito! Oo, ma. Aba. Uy, ang ganda naman ng kwarto! Pero anak,
Hindi ba nakakaya ka, Miss Amor? Iyan nyo, Nay. Sikapin ho natin na bayaran lahat ng inabono niya. Please, hey, go. Keep up. Anak, salamat, ha. Ay, pero titignan ko yung mga kwarto, ha? Kakayanin mo to, Ina. Kayanin mo, Angelo. Hello, Miss Powers! Hello, Miss Betty May! Hello, Ate Ina! Darating din yung tamang panahon. Maghihintay ako na mas umayos ang lahat. Pag maayos na yung lahat, babalik na ako sa'yo. Sanghay lang, Ina, please. One. Two. Two and a half. Two and three fourths. Three. Ka na rin kaya sa Talisay? Lagi mo naman sinasama sa schedule mo si Ini. Ewan ko ba, Betty May? Parang gusto ko lagi nasisigurado na okay si Ina. Yun lang. Ano yun lang? Eh kasi iniisip ko, baka iniiba mo lang yung focus mo para hindi mo maisip si Eduardo. Alam mo, Betty May, napakalawak na imahinasyon mo. Miss, the governor's office called. You're being invited to their charity ball this weekend. Oh, a ball! Na-imagine mo na ba si Prince Eduardo, Cinderella? Betty May, stop it. Thank you, Roma. You're welcome, Miss. Angelo. I heard about what happened. Hindi lang kita agad pinuntahan dahil, of course, as your friend, sensitive din naman ako sa feelings mo. Sorry, marami akong ginagawa ngayon. Okay. Kainin mo naman itong mga donuts na lang ako para sa'yo. Kim? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Kainin na natin itong donuts. Kayo. Uy, takong-takong donuts. Dahil hindi yung masiksik sa kukote mong bawal ang hair sa kitchen, gusto mo ng all-access pass. Ba't di natin kalbuhin yung buhok mo? Tulungan kita. Dad? No, thanks. Ikaw na lang.
Mga bata, nabusog ba kayo? Opo! Buta naman. Sabihin niyo lang kung may gusto pa kayo, ha? Pero ate, gusto ko pa po. Gusto mo pa? Sige, halika dito. Anong gusto mo? Ano, gusto niyo pa ba? Opo! Eh di kung gusto niyo pa, magpaluto pa tayo kay Ate Ina. Sige po! Ito po, Ate Ina. Ito po yung gusto ko. Nay, tay, alas na ho ako. Kain ka marami. Thank you po. Alam mo, Ina, masasarap ang luto mo kung dadalasan mo ang pagngiti. Masyado na po mahalata. Na namimiss mo si Angelo? Na nalulungkot ka kahit namimiti ka? Di ba po, sinabi niya sa akin dati na someday, dadating din ang tamang oras para sa amin ni Angelo. Araw-araw ko pong hinihintay ang someday na yan. Natakot ako. Paano kung wala po pala kaming someday? Honestly, hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yan. Pero Ina, alam mo ba kung ano natutunan ko sa love? It can make or break you. Piliin mo yung makakabuo sa'yo. Ikaw nang bahalang kumusap sa mga anak ko. Dapat kumpleto sila doon, ha? Yes, madam. Pero, teka po, di pa po mas maganda kung kayo po ang magsabi sa kanila kasi para mas marelate nyo po ng mas maganda, hindi po ba? Wala kang pakialam. Gawin mo kung anong sinabi ko. Okay po, madam. Sorry po. Good morning, Amor. Just wanted to ask. Darating ka naman sa ball, di ba? Yes. Sino ka-text mo? I miss you. Amor, kung alam mo lang, sorry, my phone went on auto reply. It should have been I'm busy. Anyway, I'll see you at the ball. Okay, see you at the ball.
parang pinagpawisan ka. Kabilin-bili na ng mama mo. Dapat bonggang-bongga ka daw. Naku eh, after mga issues na naglabasan about sa pamilya, ito ang time para mapatunayan nyo na united kayo. O ayusin mo mabuti yung banda dito, ha? Kailangan kasyang-kasya. Miss Alta, andito na po ang susi na Gov at Sir Angelo. Pupunta po ba talaga si Kuya? Hindi po ba dapat aralin muna natin siya? Lia, ibinili na to ng mama mo. Wala kayong choice kundi mag-attend ng ball. Para sa pamilya nyo to. Okay. Ayokong pumasok sa office na bit-bit ko yung mga tingin mong ganyan. What is it that you wanna ask? Umamin ka sa akin. Si Eduardo yung katext mo, no? Yes, it's Eduardo. Nagkaroon ako ng blooper kanina kaya ganun naging reaction ko. Satisfied? Not quite. Hanggat malaman ko kung ano nang lagay niyong dalawa. We are business partners who are now friends. Oh, that's good. I'm glad you're friends again. Kung ano man yung closeness na nabuo sa inyo ulit, sinabi ko naman, di ba, go ako dyan. Kung ikahihinto ng mga plano mo. Pero amor, may asawa si Eduardo. Sana naman, hindi ikahihiwalay ng pag-asawa nila ni Claudia yung mga pinaplano mo. Hindi. Ang sa akin lang, pag-ingatan mo yung puso mo, amor. Ayoko lang na masaktan ka. Ateg! Sorry, sir. Palitan na lang natin ng bago, ha? Sorry po, ma'am. Takong! Hey, sir! Pakipunasan to. Sige po. Please, come follow me to the table. Sige po, ma'am. Sorry po. Sorry, papalit ako na lang ng dessert, ha? No problem. Sorry. Sige po. Please show them to their table. Thank you. No, okay, sige na po. Ako na po dito. Sorry, ma'am. Sige, thank you. Sir Miguel, inaawa na ako kay Sir Angelo. Nakakailang free desserts na yung mga guests natin sa pagkalutang niya eh. Oo nga eh, dapat nasa kitchen na lang siya. Baby, I mean, Sir Miguel, eh punong-puno na nga ng negative vibes yung loob ng kitchen natin, no? You okay, dude? Hey, anak! Tay! Ah, sandali lang ho. Pangatlong kape nyo na huto ngayong araw eh. Pangatlong? Baka nervousin ka, Tay. Pangatlong na ba? Oho. Tubig ka na lang, Tay, ha? Tubig na lang. Anak, maganda rito. Tahimik. Masaya. Walang masasamang loob sa labasan. Tama po kayo. Alam mo tayo, minsan naiisip ko nga na tama nga yung desisyon natin na paglipat. Ay, Tay! Kape, anak! Di na ho. Basta ho, Tay, pagpunta ko ng bahay ampunan, magpapakabait kayo dito, ha? At tandaan, wala na akong kape ngayong buong araw. Tinitiis mo talaga ako, Angelo. Anong gusto mo habang buhay tayong ganito? Angelo, magsalita ka, kinakausap kita. Ano ba yun, ma? Gusto kong dumating ka sa charity ball. Busy kami dito sa restaurant. Angelo, it's for the family. Kung gusto mo na matahimik natong mga issues na to. Kung gusto mo na matahimik ka na ang pamilya natin, kailangan magpunta ka.
kailangan makita ng mga tao na okay kayo ng papa mo. Gawin mo ito para sa kanya. Hindi ako nakikiusap. Inuutusan kita. How is this happening? Eh, hindi natitinag ang mga points Eduardo sa polls. I don't understand this. I mean, this is ridiculous. Based on the latest survey, malakas talaga ang hatak ni Miss Amor Powers. Siya ang alas ng mga Buenavista. Ah, ganun, ha? Pwes, alam na natin kung sinong dapat nating tirahin. Square, square, back, side. Eduardo! Inimbitahan mo ba ang mga Chavez's? Dadating ba sila? Yes. Okay, let's start. Pinakansel ko nga pala yung in-order mong session sa catering. Kasi may allergy si Mrs. Deng. Kahit amoy lang eh, ayaw niya talaga na iirita siya. Sorry. Hindi na ako sanay eh. Tagal na natin itong hindi ginagawa. Ako din. Hindi ako sanay. Well, alam mo kung hindi pa ako nag-setup ng ganito kalaking event, kumastos ng ganito kalaki, I don't think magagawa natin to ulit. Parang ngayon na nga lang ulit tayo nagkalapit ng ganito eh. Salamat din na, ha? Wala ka naman. Salamat din, ho, sister. Sino naman yung nakasakay dyan sa taxi na yun? Wala naman taxi dito. Alam ko, Eduardo, dahil buong married life naman natin, eh, busy-busy ka. Pero siyempre, iba yung noon na iniiwasan mo lang ako. Iba rin yun ngayon na nagpapakabusy ka para hindi mo na maisip si Amor. Claudia. Come on, Eduardo. Hindi naman ako tanga. Hindi naman ako manhead, Eduardo. Aminin na natin. Lumalayo na talaga yung loob mo sa akin simula nang bumalik si Amor. Matagal na tayo nagsasama, para na lang sa mga bata. Isama mo na rin yung yaman tsaka yung politika. May kulang pa ba?